Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So kahapon nga ay napanood natin ang very fast start ng Lakers laban sa Pelicans at madami ang dahilan dito. Tulad ng magandang simula ni AD, well-scouted ng coaches ang offensive game plan ng Pelicans, nakinig at binasa ng mga players ang scouting report at madami pang iba. Ngunit ang nag-set nga ng tone dito ay si LeBron mga kaibigan, 7 assists in the first 4 minutes ng game and 13 assists sa first half. Hindi nga ito aksidente. Well-executed game plan nga ito but at the same time credit nga sa kanyang mga teammates dahil naipasok din nila ang kanilang mga tira mula sa mga pasa ni LeBron. So bakit nga ba ito ginawa ng 4-time MVP? Obviously upang makakuha nga ng rhythm ang kanyang mga teammates. Mala playoff game nga ito kahapon. So may ibang players na kinakabahan. Kaya naman simula pa lang ay kailangan mo na ito bigyan ng confidence. Yan nga ang una. Ang pangalawa ay to open up space for him mismo. So give and take nga ito. Nakinabang ang kanyang mga teammates at magbe-benefit din si LeBron dito sa dulo. So ano nga bang ibig sabihin ko dito? Well, mas madaling depensahan nga ang isang player kaysa sa buong team. Makashoot nga si D'Lo, Reeves at Hachimura ng kanilang mga 3 points, bubukas ang depensa. At ang resulta nga nito ay ginagalang na ng Pelicans ang kanilang opensa. At dahil dito ay bubukas ang pinta para kay LeBron na umatake. Kaya naman kung mapapansin nyo nga ay 13 assists siya sa first half. By halftime, tiyak na pinag-usapan nga ng Pelicans ang others ng Lakers. Subalit pagpatak ng second half ay nagulat pa din ng Pelicans dahil biglang naging agresibo na si LeBron sa pagpuntos at nagtala na lamang siya ng 4 assists sa next 2 quarters at mas dumami na ang kanyang puntos. So yan nga ang isa sa mga paraan kung paano na control ni LeBron ang game ng Lakers laban sa Pelicans kahapon. Well, ang Pelicans nga mga kaibigan ay may pagkakataon upang gumawa ng pagbabago sa kanilang game plan bukas laban sa Lakers. At ganito nga nangyayari tuwing playoffs. Both teams ay may pagkakataon na gumawa ng adjustments. Kaya naman may mga player na tinatawag na pang regular season lang at may iba naman na may playoff mode. Dahil madami nga magaling, ngunit hindi lahat ay kayang gumawa ng counter o kaya naman ng adjustment kapag napaghandaan na sila ng depensa. Isang halimbawa nga nito ay si Julius Randle. Halimaw ito sa regular season ngunit tuwing playoffs ay alam na nga ng lahat na siya ay pupunta sa left side ng court. Kaya naman kapag playoffs na ay sarado na ito at ang resulta nga nito ay pumupukol na siya ng mga tira na hindi siya komportable. Dahilan upang bumagsak ang kanyang shooting percentages at puntos at umangat naman ang mga turnovers. At so far si Zion Williamson nga ay nasa same situation sa ngayon base sa kanyang mga offensive performance sa mga big games tulad ng kahapon at sa semis ng in-season tournament. Sa playoffs nga ay pinaka-epektibong tira mga kaibigan ay ang pull-up mid-range. Dahil kapag nabasa na nga ng kabilang team ang opensa mo, ang bagsak nga nito ay isolation at dito nagiging epektibo sila Kobe, Jordan, KD, Kawhi at iba pa tuwing playoffs. At so far ay wala pa nga nito si Zion. So kailangan niya nga humanap ng ibang paraan bukod sa lilipad siya sa left side ng court. Dahil gagawa lang nga ang kabilang team ng wall tulad ng ginagawa nila kay Giannis noon at mawawala ng kanyang effectiveness at panay offensive foul ang may tatawag sa kanya. Si Giannis nga with experience ay nakagawa ng pagbabago. May kita nga natin kay Zion kung gagawa ba siya ng adjustment bukas laban sa Lakers.